54 days na po itong ating mais na NK6410 BIP. Halika kayo at ipakita ko po sa inyo ang kanyang itsura. At para matutunan nyo yung mga process o mga pamamaraan natin kung paano natin ito pinalaki ngayong summer. Tinanim natin ito noong March 25 at ngayon po ay talagang napakaganda. Talagang malalaki yung mga bunga. Wala tayong makikitang mga sinira ng mga insekto dito. Ang hinihintay natin yung epekto ng talakitik, pero wala pong indication na ito ay dinapuan ng talakitik. Nag-spray po tayo ng Milan at saka yung chelated calcium at saka yung heavyweight tandem dito ng LAS, kaya medyo maganda yung kanyang ilalabasan. Talagang pamukadkad, talagang lumalabas yung kanyang mga bunga, at papakita ko po sa inyo kung gaano ang kanyang itsura. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the smart learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa, kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw. Pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Sa loob po tayo ng ating maisan, at ito yung normal na makikita natin na maisan sa ganitong mga panahon ng tagulan. Madamo na po sa silong at ganyan po talaga yan. Kasalukuyang lumalabas yung kanyang mga bunga. At dito talagang yung kanyang fallen grain, kasalukuyang lumalabas at nahuhulog, kaya medyo mapulbos po dito. Kaya pagpupunta kayo dito ngayon, lalo na pagmahangin, malalagyan po tayo ng mga maliliit na particles, yung mga pollen grain po yan, para use for the production of this corn. So sa aking pagtataya, talagang maganda yung ating mais po ngayon na tinanim noong March. So hopefully hindi magtuloy-tuloy yung mga malalakas ng ulan, baka mabulok ulit. Pero sana hindi na, dahil siguro 2 weeks more magkakaroon na ito ng laman. Mabilis po ito dahil mainit, saka tuloy-tuloy yung ulan. Nung last year medyo nalugi po tayo, parang balikpuhunan lang po yung nangyari, dahil nagtanim tayo ng late April, tapos nag-umani tayo ng August, kaya medyo nababad sa ulan yung ating mais, konti yung ating inani. Lumabas yung kanyang bunga kagayang ganito, pero siguro mga 2 weeks after nalanta na dahil nababad sa ulan. Hopefully hindi magiging ganun yung sitwasyon nito. So ang tansya ko dito, mga 2 weeks pa magkakaroon na to ng laman. Pag 2 to 3 weeks na hindi masyadong mababad sa tubig, kasi tuloy-tuloy na po yung ulan, basang-basa ngayon yung ating lupa.
pag 2 to 3 weeks na kwan, ito ay hindi pa masyadong mababad, makakakuha na po siya ng kwan, magandang laman. Sa ngayon, yan, magsisihulugan yung fallen grain. Ang ganda pong mag-produce pag ganito. Medyo mahirap lang sa una dahil muntagin nyo, pinatubigan po natin dito ng 5 times yata. 5 beses na weekly natin itong pinapatubigan dahil siyempre kailangan niya ng tubig, walang-walan eh. Pero ngayon na umuulan na, yan, exempted na tayo sa pagpapatubig. At ang delikado lang nga dito, pag araw-araw yung ulan, mabababad to sa tubig yun, mamamatay siya. So yung mga nasa highland, kung nagsimula na pong umulan sa inyo, time na po para kwan, mag-umpisa kayong magtanim ng mais. Ayo sa highland, siyempre alam ko na umaasa lang po kayo sa tubig ulan. Time na po para mag-ready kayo, i-ready nyo yung mga buto, i-ready nyo yung mga abono. Kung magpo-foliar kayo, i-ready ninyo na rin po para sakto sa timing ang inyong application. Hindi yung sakalang pa lang kayo bibili kapag limbawa 1 week before kayo mag-apply. Eh paano kung kwan? Walang available, di maghihintay kayo. Hirap po yun, mabibitin po, saka maatrasado po yung inyong application. Saka hindi po maganda pag ganon dahil siyempre mawawala po sa timing ang inyong application. Ganda po, sana paglalaki itong mga mais na to, hindi ko pa matatantya kung gaano kalaki yung magiging bunga nito eh. Pero maganda, compared sa ating unang mais na inani nung March, ganito din kalalaki, haros ganito rin kalalaki. Konti lang yung diferensya. Ang naging diferensya kasi siyempre mas mainit ngayon, hindi masyadong lumaki. Pero yung laki ng puno, yung taba, parehas lang po. Yung lumalabas na mga bunga, parehas lang. Hindi ka siya nabitin sa tubig. At naibigay natin yung tamang dami ng tubig sa tamang panahon. Kaya eto yung kanyang itsura. Oh. Ayan. Hindi lang masyadong mahahaba yung kanyang mga dahon. Hindi kagaya nung una na umabot siya ng mahigit 1 metro. Ngayon, wala. Hindi. Wala kang makikita ng 1 metrong dahon ngayon. Eksakto lang po sa talagang kailangan na pan. But anyway, sa itsura nito, kung hindi ito mabababad sa tubig, magkakaroon tayo ng kwan. Same siguro na ani. Yun ang kwan. Yun ang parang tantya ko. Kung ilan yung inani natin nung una, ganun din itong pangalawa. Dahil yung kapal ng puno, parehas lang. Yung laki ng puno, parehas din lang. Siguro yung laki din ng bunga. Kasi palabas pa lang. In 2 weeks, makikita na natin kung ano yung kanito, gano'ng kalaki yung bunga. Napaka-green po siya. Oh. Ang paglagay natin ng fertilizer dito, nasa rate na 8 bags per hectare. 2 dun yung winner at saka 8 dun yung urea. Winner yung nilagay natin dito na triple kasi sagana yun sa micronutrients. At alam naman natin na ang halaman, kailangan niya ng micronutrients. Hindi lang nitrogen, phosphorus at potassium yung kailangan nito. Kailangan nito ng boron, calcium, sulfate, magnesium at iba pa. 10 po na micronutrients yung kailangan nito para maging maganda yung ating halaman. Dapat pong malaman nyo ng magsasaka para gumandang inyong ane. Dapat nyo pong aralin yon para lumaki ang inyong kita. So sa mga gustong mag-level up, dumikit kayo o pumunta kayo sa mga farmers na mas magaling po sa inyo. Hindi sa mga farmer na ka-level nyo lang. Kasi kapag ka-level nyo lang, yung mga farmer na kasakasama nyo, kausap nyo, hindi po kayo magle-level up. So para mag-level up kayo, hanap kayo ng mga farmer or ng mga mas magaling sa inyo. Pwede nyo tutukan yung ating mga video, aralin yung mga video para mag-level up po kayo. Pero kung yung mga kasakasama nyo, pinapakinggan nyo, sinusundan ninyo, ginagaya nyo, ay kaparehas nyo lang po. Yung kaalaman nila, kaparehas nyo lang po na kunti yung inaani, kunti yung kinikita,
eh magiging ganun pa rin kayo kahit ano pong gawin nyo kung hindi kayo magbabago sa unang-unang mga pinapakinggan, sinasamahan at ginagaya. So kung gusto nyo mabago ang inyong anis ang mais, gayahin nyo po yung ating ginagawa, tutukan nyo po yung ating mga video at pag-aralan nyo po. So sa mga susunod na kan, ipapakita siguro natin yung tungkol sa pagpupunla ng palay, kasi paano na naman po ng pagpupunla pa ng palay. Pero tatapusin po natin na ito. Papakita po natin sa inyo yung epekto o yung kabuuan ng ating pagtatanim ng mais ngayong hot season, summer season. Yung ating neighbor, malalaki din yung bunga ng kanilang mais. Pero kadalasan kasi kapag ganyan na, kapag hindi maganda yung abono, may mga bungi-bungi. Hindi kagaya ng kapag gumamit ka ng winner, bihira yung mga bungi-bungi. Malalaki yung mga bunga. Yan yung ating neighbor. Pero sa taas, malayo po siya. Ayan, ganyan po yung difference ng taas. Sa atin, next week makikita na po natin yung laki nito. Kasi ang difference nito sa atin ay 1 week. Mas nauna ito ng 1 week. Kaya tayo, after 1 week pa natin makikita yung talagang bulas, laki ng bunga. So patuloy lang po kayo sa pagsubaybay. Patuloy po lang kayo sa panonood, pag-aaral ng ating mga sinishare. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo para patuloy ninyong matutukan, malaman yung ating mga sinishare ng mga kaalaman. God bless po!